Alam mo bang 80% ng mga bayan sa Metro Manila o National Capital Region ngayon ay dating nasasakop ng lalawigan ng Rizal nung araw? Ang mga Tagalog ay pinaniniwala ang may sariling komunidad na sa bansa bago pa mag 900 AD at maitatag ang kaharian ng Tondo. Pinamumunuan ito noon ni Raja Lacandula habang ang mga bayan sa Laguna Dibay at bahagi ng Pasig ay nasa kanyang pamangkin na si Raja Sulaiman. Natutol naman sa negosasyong ginagawa ng mga Kastila. Isang taon bago maitatag ni Miguel Lopez de Legazpi ang Maynila, naganap muna ang Battle of Manila noong May 24, 1570. Pinaniniwalaan ng ibang mananaliksik na isang malaking sunog ang tumapos sa pamumuno ng Raja at mga mamamayan nito noong araw, kaya inabot lang ng ilang oras ang labanan. Nagpakitang gilas kasi dito sa Battle of Manila ang mga na-convert na Kristiyanong taga-Panay. Ito'y para sa loyalty nila sa mga Kastila sa pamumuno ni Martin de Goiti. Nang magtagumpay si Miguel Lopez de Legazpi sa mga Raja ay ipinatawag niya ang kanyang apo na si Juan de Salcedo upang isunod namang sakupin ang mga bayan doon sa Katimugang Luzon. Unti-unting naipanalo ni Kapitan Salcedo ang pagsakop sa mga bayan sa pamamagitan ng taktikang ginamit ng kanyang lolo sa ating mga ninuno. Isinaayos niya ang mga lugar sa Timog Luzon, partikular na sa lalawigan ng Tondo, La Laguna at Bicolandia, upang maging munisipal na tanggapan para sa kanilang pamahalaan na nasa Maynila. Pagkatapos nito ay ipinadala na ang mga misyonerong pari na karamihan ay mga Pransiskano at Heswita upang magtayo ng mga simbahan o kapilya sa mga nasakop na bayan. Ito'y may misyong gawing mga Kristiyano ang mga tao na dating pinamumunuan ng mga Raja, Datu at Lakan na naniniwala kay Bathala at sa mga anito. Curious ka rin ba tungkol sa pinagmulan ng mga lugar? Kung oo, aba, follow mo ako. Lagi ako nag-upload ng mga ganitong content. Pakicheck palagi, please. Marami akong mga videos, hindi lang ito. At may playlist din ako sa ilalim po ng video. Pakiantabayanan ang marami pang mga parating. Available din po ako sa mga apps na ito. Bago naging lalawigan ng Rizal, ang mga bayan nito ay dating nahahati sa mga probinsya ng Tondo at La Laguna. Ganon pa man, ang ilan sa mga bayan nito ay maunlad na talaga, katulad na lang ng Pasig, Paranaque, Taytay at Cainta. Dahil sa kanilang pakikipagkalakalan sa mga Incheck at iba pang mga kapwa Asyano. Ayon sa pananaliksik na ginawa ni Jane Calkins Forster ng Loyola University sa Chicago, Illinois, tungkol sa panahon ng encomienda sa bansa o Spanish Slave Labor System mula nang maitatag ang Maynila noong June 24, 1571 hanggang 1597, ay lumakas ang ekonomiya ng Espanya sa pwersahang pagtatrabaho ng ating mga ninuno gamit ang kanilang mga sariling lupain para sa bigas, tabako, asukal at iba pa. Ang mga religious groups ng mga Franciscano, Agustino, Jesuita at Recoletos ay binigyan ng pabor ng hari ng Espanya para mangasiwa sa kanilang mga hasyendas. Katuwang dito ang ilang mga conquistadores habang ipinapalaganap ang peace and order, relihiyon at kulturang Kastila sa ating bansa. Hindi nakaligtas ang mga bayan sa Tondo at La Laguna dito. Napunta ang Morong at Taytay sa pangangasiwa ng mga Franciscano noong 1591 na nasa La Laguna. Habang ang mga bayan naman ng Nabotas, Tambobong, Palanyag, Tagagiik at Pasig ay napunta sa mga enkomyenda ng mga paring Agustino na nasa probinsya naman ng Tondo. Dahil dito, ang Morong at Taytay ay naging bahagi ng La Laguna noong araw o La Provincia de La Laguna Dibay, na kalaunay pinaikli at tinawag ng Laguna Dibay dahil naman ito sa bayan ng Bae, Bai o Bay, na siya namang naging kapitolyo nito noon. Itinatag ang distrito ng Morong
o Distrito Politico Militar de los Montes de San Mateo taong 1853. Ito ay ang pinagsama-samang mga probinsya ng Tondo at La Laguna. Ito ay ang bayan ng Pilang, Monte de Tanay, Bisita de Santiago, Binangonan de los Perros, Halaan, Ang Puno, Tipolo, Boso-Boso, Jacinta at Taytay. Ang distritong ito ay pinangangasiwaan ni Military General Francisco Torrentigue. Pagkalipas ng 4 taon ay pinaikli ito at pinalitan ng Distrito Militar de Morong para nga naman makaiwas sa kalituhan tungkol sa Kapitolyo at pangalan ng distrito. Samantala, itinatag naman ang bagong probinsya ng Maynila noong September 2, 1859. Pero ang tinaguri ang City of Manila kung saan matatagpuan ng Intramuros ay exempted at hiwalay sa probinsyang ito. Sa pagsiklab ng Revolusyon, ang Marikina ang naging Kapitolyo ng Maynila, habang ang Antipolo naman ang naging Kapitolyo ng Morong District sa loob ng 1 taon mula 1898 hanggang 1899. Sumunod ang Bayan ng Tanay taong 1899 hanggang 1900. Nang masakop tayo ng mga Amerikano, sinimulan nilang talakayin ang tungkol sa pag-iisa ulit ng probinsya ng Maynila at distrito ng Morong. 221 katao ang dumalo sa makasaysayang pagpupulong upang talakayin ang tungkol sa Maynila at sa Morong doon sa Pasig Catholic Church noong June 5, 1901. Isa sa mga tinalakay ay gawing independent pa rin ang Morong at Maynila. Ngunit sa panahong iyon, ang Morong ay hindi na umano isang self-sufficient province. Saksi ang simbahan ng Pasig sa mga debate ng mga delegado sa bawat mga bayan, kasama na ang mga Amerikano. Dahil hatiri naman ang pagsang-ayon ng Morong tungkol sa pagsasarili, sumang-ayon ang lahat sa suggestion ni Dr. Trinidad Pardo de Tabera ng Partido Federal para sa pagsasama na lang ng Maynila at Morong at iparangal ito kay Dr. Jose Rizal na ating national hero, na nooy may 4 taon pa lamang na namamatay. Kung kaya noong June 11, 1901 ay naging epektibo ang pag-iisa ng Manila at Morong na tinawag ng Rizal Province. Para sa mga naghahanap naman po ng super authentic yet very affordable takoyaki, meron po kami niyan dito sa Candaba. Pwedeng-pwede po kayong mag-visit sa inyong free time. Open po kami palagi from 11 AM till 7 PM. Paki-visit nyo rin po ang aming Facebook page sa Yuha Toki for more details, dahil nagdi-deliver din po kami sa nearby areas. Kita-kits! Ang bagong tatag na probinsya ay may 29 na mga bayan. 17 dito ay mga bayan sa Maynila. Ito ay ang Caloocan, Las Piñas, Marikina, Montalban, Muntinlupa, Navotas, Novaliches, Parañaque, Pasig, Pateros, Pasay, Mandaluyong, San Juan, San Mateo, Makati, Taguig at Malabon. Habang 12 naman sa probinsya ng Morong, ang Angono, Baras, Binangonan, Cainta, Antipolo, Cardona, Halahala, Morong, Pililia, Tanay, Taytay at Teresa. Ang bayan ng Pasig ang naging Kapitolyo noon ng Rizal. Nagkawatak-watak ang probinsya ng Rizal noong itatag ang glamorosong siyudad Quezon o Quezon City taong 1939, kung saan isinama dito ang Caloocan at nang lumaoy ang Novaliches, ilang bahagi ng Marikina at San Juan. Nagkaroon ng mga pinaka-progresibong mga bayan ang Rizal. Ito ay ang mga bayan ng Las Piñas, Muntinlupa, Taguig, Parañaque, Pateros, Makati, Mandaluyong, San Juan, Malabon, Navotas, Pasig at Marikina. Kaya noong November 7, 1975, sa bisa ng Presidential Decree No. 824 ni dating President Marcos, ay binuo ang Metropolitan Manila Commission o mas kilala natin sa tawag na National Capital Region. Isinama dito ang bayan ng Valenzuela na dating parte ng Maykawayan noon, pati na ang City of Manila, Quezon City, Caloocan City at Pasay City. Mula noon,
ang probinsya ng Rizal ay naiwanan na lamang ng 14 na mga bayan. Ito ay ang San Mateo, Montalban, Cainta, Taytay, Angono, Antipolo, Binangonan, Teresa, Morong, Cardona, Tanay, Pililia, Baras at Halahala. Magmula ng maitatagang Rizal noong 1901 at mamalagi ang mga natitirang mga bayan nito, patuloy namang naging simple at unti-unting umunlad ang pamumuhay sa lugar dahil sa pagsisikap ng mga mamamayan at dahil na rin sa mga katabing mga dating kaprobinsya nito. Ang Rizal ay tinaguriang ang premier province sa bansa. Sa kabila ng pagkawatak-watak ng mga bayan ito noong 1975. Salamat po sa panonood at huwag po sana nating kalimutan na i-follow ako. Hanggang sa susunod nating video, paalam!